Isang inhinyero mula sa Malabon ang tumawag sa GMA News at ikinuwentong dati ring umiinit ang sahig ng kanyang bahay. Pero nasolusyonan daw ito nang inspeksyonin niya ang mga kable ng kuryente sa ilalim ng sahig. Narito ang report. 14 na taon nang nakatira sa bahay na ito sa Malabon ang pamilya Gonzalvo. Ni minsan, wala naman daw silang naging problema. Pero kamakailan, napansin nilang umiinit ang kanilang sahig. Pati itong kabilang kwarto, nagkaroon din. Mainit po talaga? Mainit. Yan, parang yung katulad na nakita ko kagabi, pwede maglagay mo ng itlog at a few mga 2 minutes, ano na, luto na. Dahil inhinyero si Mr. Gonzalvo, agad niyang pinag-aralan ang pagkakagawa sa kanilang tahanan. Karamihan ng kable ng kuryente nila nasa ilalim ng sahig. Napansin din nila na kapag umuulan ng malakas, tumatagas ang tubig sa ilang bahagi ng pader. Malakas yung ulan ngayon dito sa bahay ng mga Gonzalvo sa Malabon. At kung titingnan mo itong pader nila, makikita mo may mga tagas na ng tubig dito sa pader. In fact, sa sobrang lakas ng tagas dito, basa na yung kanilang flooring. Sundan natin yung tagas ng tubig. Pag sinundan mo siya, dumediretso siya hanggang sa outlet ng kuryente. Delikado ngayon yan, mga kapuso, kasi kapag pumasok yung tubig doon sa outlet ng kuryente, posibleng mabasa yung mga kable ng kuryente. At dito nga sa kaso ng bahay ng mga Gonzalvo, nakakabit yung kable ng kuryente doon sa kanilang sahig. At ito daw yung naging dahilan ng pag-init ng kanilang sahig. Pumasok ang tubig sa mga wiring. Ang water at saka electricity, yan ay good conductors, kaya hindi naalis. Kaya kung hindi magtatagal yan, malamang-lamang na sumabog. Kaya immediately, nung sabi ng anak ko, tanggalin agad ang mga wiring at maiwasan na yung mga sakunap. Pinutol ni Engineer Gonzalvo ang electrical supply ng mga kable na tumatawid sa ilalim ng sahig at nilipat ang mga outlet sa ibang lugar na hindi mababasa. Ngayon, hindi na umiinit ang kanilang sahig. Payo niya, mainam na ipasuri ang electrical wirings ng tahanan para masigurong wala itong maidudulot na sakuna sa kalaunan.